Magandang balita naman para sa ating mga senior citizens at PWDs. Inaprubahan na ng ilang ahensya ng pamahalaan ang bagong Joint Administrative Order na hindi lamang nagpapataas kundi nagdodoble pa ng diskwento para sa naturang sektor. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Magandang balita naman para sa ating mga senior citizens at PWDs. Inaprubahan na ng ilang ahensya ng pamahalaan ang bagong Joint Administrative Order na hindi lamang nagpapataas kundi nagdodoble pa ng diskwento para sa naturang sektor. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla live. Angelic, doble na ang matitipid ng mga nakatatanda at may kapansanan. Aprobado na kasi ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy ang isang joint administrative order na nagbibigay ng mas mataas na diskwento sa mga naturang sektor. Retirado na sa pagiging seaman at tanging sa kanyang pensyon, humuhugot ng panggastos ang 67 anyos na si Mang Fred. Kaya mahalaga sa kanya ang 5% senior citizen discount na nakukuha tuwing nag-grocery. May maintenance siya kuman, ano, araw-araw. Kaya? Kaya yun, doon na pupunta, minsan yung natitipid ko sa gamot. Ang magandang balita para tulungan ang mga nakatatanda at may kapansanan, pinalaki ang kanilang matitipid. Aprobado na kasi ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy ang bagong Joint Administrative Order na nagpapataas ng diskwento para sa mga nakatatanda at may kapansanan na bibili ng mga basic necessities and prime commodities. Ang dating hanggang 65 pesos na menos sa bawat 1,300 pesos na pinamili kada linggo, ngayon ay halos dinoble hanggang 125 pesos. Ngayon, it is 5% of 2,500 per week. So, halos dumoble siya. Tapos, kailangan 4 na items dun sa listahan natin ng basic necessities and prime commodities. Tandaan din natin, ang applicable na discount, yung for personal and exclusive use and enjoyment ng ating senior. So, yung ma-applyan ng discount, yung gagamitin lang nung senior natin. Good news ito para kay Lola Ellen, 71 years old, at kay Nanay Patricia na hindi na nakakakita ang isang mata. Tulad ng pambayad ng tubig, kuryente, lalo na ngayon tumaas na naman ang kuryente. Kaya napakahalaga, napakamalaking halaga sa amin yung gano'n na may discount ka. Makakabili na kami ng asukal at saka maintenance ko, number one yun, kailangan. Madadagdagan. Imbis na tatlo, magiging lima. Kabilang sa mga produktong pasok sa discount program ang bigas, asukal, tinapay, kape, noodles, pang-ulam gaya ng sardinas, baboy, manok, gulay, LPG at uling. Paglilinaw ng DTI, hindi dapat gawing katwiran ng mga retailer na itataas ang presyo ng mga paninda para bawiin ang diskwento sa mga produkto. Kasi dati, wala yung tax deductibility na 5% discount. Ang i-report niyang revenues, 100. Dahil nagbigay siya ng 5% discount, 95 na lang. So, bababa yung amount ng taxable income. Angelic, ang 5% discount na maaaring i-avail para sa mga basic necessities and prime commodities ay hiwalay doon sa 20% discount na nakukuha ng mga PWD at mga senior citizen kapag sila ay kumakain sa mga restaurant o kaya naman ay gumagamit ng mga hotel accommodation. Para ma-avail itong mga pribilehiyong ito, kailangan magpakita ng mga valid ID na naka-indicate yung birth date nitong mga PWD at ng mga senior citizen. Dalhin din yung booklet, doon kasi nililista yung mga diskwento na nakukuha. At Angelique, epektibo rin itong discount program kahit
kahit na sa mga online shopping platform. Angelique. Okay, so Clazel, dati naalala ko, medyo tumutol ano, ang mga supermarket owners dahil sa kanila ba kukunin yung 125 pesos na yon. Paano na plancha yan? Angelique, sa pamamagitan ng iba't ibang konsultasyon at magkakasunod na pagpupulong kasama ang mga stakeholder ay nabuo ang Joint Administrative Order. Nagkaroon ng konsultasyon hindi lamang sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nabanggit natin, kung hindi pati sa mga retailer at pati na rin sa mga consumer group, lalo na yung mga nasa sektor na grupo ng mga PWD at nitong mga nakatatanda, at nabuo nga itong JAW. At once ma-publish sa Official Gazette, yan ay epektibo na. Pwedeng bukas, pwedeng sa Lunes. Yan ay as soon as possible. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilia. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!